Kulay murado at makintab ang balat. Ito ang talong. Pero ang gulay na ito, huwag ismulin. Dahil mapasabaw man o masarsa, ang talong ay pwede kahit anong luto. Isa sa mga patok na putahe rito, ang tortang talong. Pero ang pagkain ding ito ay pangsyam sa best eggplant dish ayon sa Taste Atlas, isang tanyag na international food website. Ayon sa naturang website, madali lang daw itong lutuin, mura at pwedeng ipare sa iba pang putahe. Isa ito sa mga paboritong pagkain ng estudyanteng si Diona. Mas madali po siyang kainin tsaka nutritious po. Sa karinderyang ito sa Baguio City, wala pa mang tanghalian. Basta't inilagay sa istante ang tortang talong. Abay, sugod na ang mga estudyante. Sa halagang 40 pesos kasi, may kanin at tortang talong ka na. Patok yung torta namin kasi malasa siya. Tsaka hindi gaanong maraming kung ano-ano nilalagay. Simple lang siya pero masarap. Siyempre, of course, lutong Pinoy eh. Ayon kay Kuya Mike, nakakaubos sila ng 10 kilo ng talong kada araw. Wala naman raw espesyal sa kanilang recipe, lalo't paminta, asin, itlog at talong lang ang gamit nilang sangka. Kung akong tatanungin, talagang masarap. Eh siyempre, sasarapan ko para sa customer ko eh. Bukod sa tortang talong, nanguna sa listahan ng Taste Atlas ang Hungkar Bigendi ng Istanbul, Turkey, isang tradisyonal na pagkain na may karne ng tupa at unang inihain ng asawa ni Napoleon III taong 19th century. Ika-anim naman ang Parmigiana ng Sicily, Italy. Ginawa ito gamit ang patong-patong na layer ng talong, tomato sauce at keso. Pero para sa mga Pinoy, ano mang putahe, mapatalong man ang main star. Basta't sinamahan ng pagmamahal ang pagluluto, tiyak na hindi lamang siya na mabubusog, kundi pati na rin ang puso. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.